Lalo pang lumakas at bumilis ang bagyong Odette habang kumikilos ito papalamig sa extreme northern Luzon. Nakataas ang public storm warning signal number 4 na Pag-asa sa Batanes Group of Islands, signal number 3 naman sa mga isla ng Kalayan at Babuyan, signal number 2 sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, habang signal number 1 sa Abra, Kalinga, Isabela, Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province at Ifugao. Huling namataan ang mata ng bagyong Odette sa layong 220 kilometers, silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 205 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. Sa storm track ng Pag-asa at weather central, nagbabantang manalasa ang bagyong Odette sa extreme northern Luzon bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo. Habang nasa loob ng PAR, patuloy na palalakasin ng bagyo ang hanging habagat. Mas mararamdaman ang pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Odette bukas. Pero inaasahang hihina ang ulan sa silangang bahagi ng Luzon sa Linggo. Patuloy rin mararamdaman ang hanging habagat sa Visayas, lalo na sa kanlurang bahagi. Mahihinang ulan at bahagyang maulap na papawiri naman ang iiral sa Mindanao. Nakataas pa rin ang gale warning ng Pag-asa sa seaboards ng Luzon at ng Visayas. Pinapayuhan ng mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na iwasan muna pumalaot dahil sa masungit na lagay ng dagat. Para sa ibang update, bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page. At ngayon naman, nakakausap po natin ang isa sa mga weather forecaster ng Pag-asa, si Ginoong Fernando Cada, para kumuha po tayo ng mga dagdag na impormasyon kaugnay po ng bagyong si Odette na super typhoon na itong si Odette. Yes po, Ma'am Susan, sa Joint Typhoon Warning Center sa US, kinakategorize na nila itong super typhoon, pero sa Pag-asa ay typhoon lamang po ito. Pero kung super typhoon o typhoon, napakalakas po ng bagyong itong si Odette. Anong pag-iingat ang dapat gawin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa mga lugar na nakataas ang public storm signal 4 and 3? So, tayo po ay makinig sa ating mga local disaster coordinating council manager sa LGU na kung saan kailangan nating lumikas na po tayo dahil napakalakas po ng hangin itong bagyong si Odette. Ano ba ang maaaring pinsalang idulot kapag number 4, yung signal ng bagyo? So, pag signal number 4, kung matatandaan nyo po yung bagyong si Juan noong 2010, meron po tayong video noon na nagpapakita na halos kaya ng itumba saglit nito. Pag dumaan ang lakas ng hangin na abot sa 185 km per hour, yung kanyang taglay na hangin sa loob ng 12 hours, yung isa pong tricycle, kayang-kaya niya po itong itumba o ibuwal. Okay. So ano yung mga dapat gawin ngayong mga paghahanda, bukod doon sa pakikinig siyempre sa mga binibigay ninyong advisory? Halimbawa, nasa loob pa sila ng kanilang mga tahanan, pero nakataas yung babala ng bagyo 3 and 4, anong mga dapat nilang pag-iingat na gawin? Kung maaari po, wag na po silang lumabas. At kung pinalilikas naman po, sumunod sila sa kanilang mga barangay captain. At gayon din po yung ating mga kasamahang magsasaka na alam natin na talagang aanihin na nila. Kung maaari, kung talagang pwede nang anihin yung kanilang mga pananim. Dahil po sa lakas ng hangin, lalo na po yung mga palayan, pwede po talaga nitong masira at itumba. So kung pwede pa nilang anihin hanggang bukas, yun ang advice ninyo? Yes po. Hanggat maaari, kasi po, mahirap po talaga yung nagbabaka sakali tayo na sabihin natin na hindi naman doon mararamdaman. Mas maganda na po yung ready tayo at nakakasigurado. Ito ba yung maglalandfall? Sa ngayon po kasi, yung track niya is west-northwest na. So posible pong daanan niya yung isla ng Batanes kung di man maglandfall dahil sa lawak po at lakas ng hangin nitong bagyong si Odette ay talagang maapektuhan yung bahagi ng extreme northern Luzon. Dito sa Metro Manila, ano magiging epekto niya? Nakikita natin medyo parang nagbabadya yung ulan, medyo may hangin, ano? Sa ngayon po ay halos hindi naman ganun kadami ang moisture na hinahihila ng bagyong si Odette sa ating hanging habagat o southwest monsoon dahil po hindi masyado mainit yung temperature dun sa karagatan sa west Philippine Sea. Pero asahan natin yung mga pagbugso ng malakas na hangin at kung may pag-ulan po, mga light to moderate lamang dito sa Metro Manila. Mga kailan na lalabas ito? By Sunday ba? Out of Philippine Area of Responsibility na si Odette? Base po sa kanyang bilis na 19 km per hour, posible nga pong sa Sunday ng gabi, tuluyan ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa Lunes ba? Umaasa na tayo? May nakikita tayo na magandang panahon na? Sa Lunes po, halos gaganda na po yung panahon sa may Visayas, Mindanao. Subalit sa western section ng Luzon, may mga pag-ulan tayong aasahan. Dahil habang lumalayo dito sa
may papuntang China ang bagyong si Odette, eh medyo magkakaroon tayo ng pag-ulan, particular dito po sa Metro Manila. So, importante na ngayon talaga ang tabayanan ng mga kababayan natin yung mga update ninyo, yung mga bulletin, ano, kaugnay ng bagyong si Odette. Yes po, tama po kayo dun. Mm-hmm. At oras-oras naman po, inaano natin kung ano yung posisyon ng bagyong si Odette. Okay, maraming salamat. Si Ginoong Fernando Kada, isa po sa mga forecaster dito sa Pag-asa. Maraming salamat, sir.